Kulay na araw, mga bata. Ako nga pala si Teacher Roche. Ako ang magiging gabay ninyo ngayon sa ating aralin sa Filipino. Handa na ba kayo? Bilang panimula, balikan muna natin ang inyong aralin noong kayo ay nasa ikalawang baitang sa pamamagitan ng isang laro. Ito ay tinatawag na Hep Hep Hooray! Sumigaw ng Hep Hep kung ang nakasulat sa bilang ay pangungusap. At sumigaw naman ng Hooray kung ito ay parirala. Handa na ba kayo? Para sa unang bilang, si Ruben ay namamasada ng pedicab. Ano kaya ang maaaring sagot? Mahusay. Hep hep. Para sa pangalawang bilang, masayang buhay. Ano kaya ang maaaring sagot? Ito nga ba ay hep hep o hooray? Tama na naman kayo. Ito ay hooray. Para sa pangatlong bilang, kailangan magsuot ng face mask kapag lumalabas ng bahay. Ano kaya ang tamang sagot? Husay. Ito ay hep hep. Nasiyahan ba kayo sa ating laro? Mabuti kung ganon. Ngayon, may ipapakita ako sa inyong larawan. Ano-ano ang mga nakikita ninyo sa larawan? Tama. Merong mga aklat. Merong plastic na nakaharang sa dalawang tao. At yung dalawang tao ay tila may sinusulat. Ano kaya ang kanilang sinusulat? Sa tingin ninyo, saan kaya ginaganap ang nasa larawan? Tama na naman kayo. Ito ay nasa paaralan. Ano kaya ang pangyayaring meron sa larawan? Tama! Ito ay bigayan ng module. Ibig sabihin, ito ay pasukan na. Mga bata, pasukan na naman ngayon. Excited ba kayo? Meron ako sa inyong ibabahaging kwento tungkol sa isang batang sobrang saya dahil narinig niya na pasukan na. Handa na ba kayong makinig? Pasukan na. Tuwang-tuwa si Shane nang mapanood ang balita sa telebisyon na magbubukas na ang klase sa taong panuruan 2021-2022. Ngayong Setyembre 13, 2021. Palagi niyang tinatanong ang kanyang ina kung kailan ulit pupunta sa paaralan upang kunin ang kanyang mga module. Sabik na siyang mag-aral. Si Shane ay nasa ikatlong baitang ngayong darating na pasukan sa paaralang elementarya ng Binakayan. Siya ay masipag mag-aral. Sa katunayan, siya ay nakakuha ng mataas na marka nung nakaraang taon ng kanyang pag-aaral. Natuto siyang mag-aral mag-isa. Maliban na lamang kung ang aralin ay mahirap na para sa kanya. Labis na natutuwa ang kanyang nanay sapagkat bibo at masayahin si Shane sa kanyang pag-aaral. Katapos sagutan ang mga module, ay nililibang ni Shane ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paggawa ng mga vlogs at inilalagay niya ito sa YouTube. Ito ay isang online platform para sa mga content creator na patok ngayon. Para kay Shane, hindi hadlang ang COVID-19 para sa kanyang mga pangarap. Kung masipag ka lang, tiyak na maaabot mo ang rurok ng tagumpay. Masaya ba kayo sa ating kwento? Para pag-usapan natin ang ating kwento, ay idadaan natin ito sa isa pang laro. Gusto niyo ba ng isa pang laro? Ito ay tinatawag na Tok Tok Tok. Pwede pumasok?
meron tayo ditong anim na mga pintuan. At iba-iba ang mga kulay nito. Meron tayong berde, pula, dalandan, asul, mapusyaw na berde, at kayumanggi. Bawat isang pintuan ay merong tanong sa loob. Mabubuksan lamang ang pintuan kung ikaw ay kakatok at sasabihing tok, 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 pwedeng pumasok. Ang bawat sagot ninyo ay ilalagay natin sa kulay dilaw na box o kahon na nasa taas. Simulan na natin ang pagkatok sa kulay berde na pintuan. Tok, 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 pwedeng pumasok? Ayan na ang tanong. Sino ang labis na natutuwa dahil malapit na ang pasukan? Sino kaya sa tingin ninyo? Tama! Si Shane ang labis na natuwa noong narinig niya o napanood niya sa telebisyon na pasukan na. Ngayon dadako na naman tayo sa pulang pintuan. Sabayan niyo ako. Tok, tok, tok. Pwedeng pumasok? Ayan! Nandiyan na ang katanungan. Saan nag-aaral si Shane? Tama na naman kayo. Si Shane ay nag-aaral sa paaralang elementarya ng Binakayan. Ngayon, kakatukin na naman natin ang kulay dalanda na pintuan. Tok, tok, tok. Pwedeng pumasok? Ayan na ang tanong. Nasaan nung baitang na si Shane? Tama! Siya ay nasa ikatlong baitang. Dito na naman tayo sa kulay asul na pintuan. Sabayan niyo akong pagkatok. Tok, tok, tok. Pwedeng pumasok? Ayan na ang tanong. Ano ang palagi niyang tinatanong sa kanyang ina? Tama! Tinatanong niya palagi kung kailan pupunta sa paaralan upang makuha ang module. Ngayon, kakatukin naman natin ang mapusyaw na berdeng pintuan. Tok, tok, tok. Pwedeng pumasok? Ayan na ang tanong. Bakit na labis na tuwa si Shane sa marinig na balita sa telebisyon? Bakit kaya? Tama! Tuwang-tuwa si Shane sapagkat magbubukas na naman ang klase. Excited si Shane sa pagbubukas ng klase. Ngayon ang panghuling pintuan. Kakatukin na natin. Tok, tok, tok. Pwedeng pumasok? Ayan na ang tanong. Ano ang online platform na sinasadalihan ni Shane na patok ngayon? Tama! YouTube. Ang YouTube ngayon ay isang online platform na patok sa panahon ngayon. At sa katunayan, ang inyong lingkod ay isa ding content creator sa YouTube. Kung ikaw si Shane, gagawin mo rin ba ang kanyang mga ginagawa? Tama! Ang mga ginagawa ni Shane ay isang halimbawa sa pagiging masipag mag-aral. Hindi niya iniisip ang ating pandemya ngayon. Mas tinutukan pa niya lalo ang kanyang pag-aaral. Mas nagpupursigi pa siya sa kanyang pag-aaral. At dapat ganun din ang inyong gagawin. Balikan natin ang ating mga nakuhang pangalan sa ating kwento. Isa-isahin natin ito. Una, Shane. Pangalawa, paaralang elementarya ng Binakayan. Pangatlo, module. Pang-apat, YouTube. Ano kayang uri ng pangalan ang Shane? Tama, ito ay ngalan ng tao.
Magbigay pa nga kayo ng iba pang halimbawa ng pangalan ng tao? Mahusay! Ngayon, dadako naman tayo sa paaralang elementarya ng binakayan. Anong uri ng pangalan ito? Tama! Ang paaralang elementarya ng binakayan ay isang pook o lugar. Ngayon, magbigay naman kayo ng isa pang halimbawa ng pangalan ng pook o lugar. Tama! Palengke! Ano pa? Plaza, mahusay. Ngayon naman, ay dadako tayo sa module. Ang module ba ay anong uri ng pangalan? Tama kayo. Ang module ay isang uri ng ngalan ng bagay. Ngayon kayo naman ang magbigay ng halimbawa ng ngalan ng bagay. Yung palagi ni hinahawakan ngayon. Palagi ninyong ginagamit sa tuwing kayo ay magsasagot ng module. Tama, lapis o di kaya ballpen. Yan ay mga isa sa mga halimbawa ng bagay. Ngayon naman ay dadako tayo sa YouTube. Ang YouTube ay isang uri ng online platform. Ito ay pangalan. Ano-ano pa bang iba pang online platform? Lalong-lalo na sa social media. Ang isa pang uso ngayon ay Facebook, Twitter, Instagram, at marami pa. Mga bata, ang mga pangalang ito ay ginamit natin sa pagsasalaysay o pagkukwento. So malaki ang tulong ng pangalan o ng ngalan ng tao, bagay, hayop, pook, o pangyayari sa isang pagsasalaysay o isang kwento. Upang mas lalo maintindihan ang ating aralin, ay gagawa pa tayo ng isa pang pagsasanay. Ito ay tinatawag na kantahin at kunin. Meron akong kantang ginawa. Ito ay may pamagat na Pinoy-Pinoy Sinta. Ang tono nito ay sa saliw na Leron-Leron Sinta. Alam niyo ba kung paano kantahin ang Leron-Leron Sinta? Magaling! Ganon din ang tono ng ating kanta ngayon. Sa kanta natin, ang gagawin ninyo habang kinakanta ito ay ililista niyo rin ang mga pangalang na kukuha sa ating awit. Sabayan ninyo ang ating awitin, mga bata. Pinoy, Pinoy Sinta, tayo'y mabahala. Virus marami na, COVID-19 Delta. Upang maiwasan, protocols tatandaan. Ang social distancing at pagsuot ng face mask rin. Ang ating gobyerno, sumasakit na ang ulo. Ano ang gagawin upang virus masugpo? Kaya Pinoy laban-laban, magkaisa at magkatulungan. Magdasal sa may kapal para sa ating bayan. May napansin ba kayo sa ating kanta? Tama! Ang ating kanta ay tungkol sa pandemyang nararanasan natin ngayon. Hindi lamang ako, hindi lamang kayo, kundi tayong lahat ang naging apektado sa pandemyang ito. Kaya, makakatulong ang kantang ito upang kayo ay mabigyang lakas ng loob upang lumaban sa ating nararanasang delubyo. Ngayon, hanapin nga natin ang mga pangalan na ginamit sa ating kanta. Una, Pinoy. Pangalawa, virus. Ang virus ay isang pangalan. Sunod, COVID-19. Delta. Protocol. Face mask.
Gobyerno. Ulo. May kapal. At bayan. Kung magkatulad tayo ng mga sagot sa inyong sinulat sa papel, napakahusay. Dadako naman tayo sa iba pang pagsasanay. Ito ay tinatawag na crossword puzzle. Alam niyo ba ang crossword puzzle? Ang pagsagot ng crossword puzzle ay nakadepende sa mga pangungusap na nakasulat sa gilid na may pahalang at pababa. Simulan natin sa pahalang. Para sa unang bilang, pambansang prutas ng Pilipinas. Ano kaya ito? Tama, mangga. Para sa pangatlong bilang, siya ay karamay mo sa kalungkutan at kasiyahan. Tama ulit, kaibigan. Pang-apat na bilang, taon-taon ko itong hinihintay para mabisita ang mga ninong at ninang. Tama, Pasko. Ngayon naman ay sa pababa, pangalawang bilang, dito ka bumibili ng pagkain tuwing reses. Tama, kantina. At panlima, ang hayop na ito ay itinuturing ng lahat ng kaibigan ng tao. Tama, aso. Ngayon, sige nga mga bata, tingnan natin kung natandaan pa ninyo ang ating araling ngayon. Ano ang pangalan? Tama, ang pangalan ay ngalan ng tao, bagay, hayop, buok o lugar, at pangyayari. Paano naman natin ginamit ang pangalan? Tama! Ginagamit ang pangalan sa pagsasalaysay tungkol sa tao, hayop, at lugar, at isa pa bagay sa paligid. Nanggagamit ba ang pangalan sa pagpapahayag ng ating damdamin, lalong-lalo na ngayon sa panahon ng pandemya? Opo, ang pangalan ay ginagamit natin upang maihayag natin ang ating damdamin sa araw-araw na nangyayari, lalong-lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. Maaari natin gamitin ang mga pangalan upang mailabas natin ang ating saloobin. Ngayon mga bata, meron akong ibibigay sa inyong gawain na kailangan ninyong ipasa sa ating Google Classroom. Handa na ba kayo? Narito ang unang gawain. Ang panuto ay basahin ang mga sumusunod na katanungan. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Pagkatapos ay inyong kukunan ng litrato at ipasa sa ating Google Classroom. Unang bilang, si Agnes ay pumunta sa paaralan upang kunin ang module ng kanyang anak. Ang salitang may salungguhit ay pangalan ng patlang. Ang paaralan ay ang salitang may salungguhit. A. Bagay. B. Tao. C. Puok. D. Hayop. Pangalawang bilang, si Nanay Esther ay maghapong nag-ayos ng bahay. Ang salitang may salungguhit sa pangusap ay tumutukoy sa patlang. A. Bagay. B. Tao. C. Puok o lugar. D. Hayop. Pangatlong bilang, ang aking alagang aso ay maamo, kaya siya ay mahal na mahal ko. Ang aso ay pangalang tumutukoy sa patlang. A. Bagay. B. Tao. C. Puok o lugar. D. Hayop. Pang-apat na bilang, ang mga bata ay maagang pumasok sa paaralan. Alin sa mga sumusunod na salita mula sa pangungusap ang pangalang nagsasabi ng puok o lugar? A. Bata. B. Maaga. C. Paaralan. D. Pumasok. Panglimang bilang, alin sa mga sumusunod na salita ang halimbawa ng pangalan? A. Kalaro.
B. Maganda. C. Tumakbo. D. Dahan-dahan. Para sa inyong pangalawang pagsasanay at isasama rin ito sa pagpasa sa Google Classroom. Balikan ang kantang Pinoy Pinoy Sinta na ating kinanta kanina. Kumuha ng tatlong pangalan sa awit at gamitin ito sa pangungusap. Narito ang kanta. Uulitin ko, tatlo lamang ang kukuning pangalan. At para sa ating panghuling pagsasanay, gumawa ng isang maikling tula tungkol sa mga pandemyang kinakaharap natin ngayon. Gumamit ng mga pangalan. Mga bata, alam kong nasiyahan kayo ngayon. Marami tayong ginawang laro. Tandaan na ang pandemya o delubyong nararanasan natin ngayon ay hindi hadlang sa ating pagkatuto. Kailangan lamang nating magpursigi upang tayo ay umunlad. Ang Department of Education ay maraming ginagawang paraan upang ang lahat ng mga estudyante ay mabibigyan ng sagot para sa kanilang pag-aaral. Meron tayong iba't ibang learning modalities na ginagawa natin ngayon upang ang lahat ng mga estudyante o lahat ng mga mag-aaral ay matuto. Sana huwag nating ipagsawalang bahala ang ginawa o ginagawa ng Department of Education at ng lahat ng taong nasa likod nito. Muli mga bata, maraming salamat. Sana ay mag-ingat tayong lahat.